have the honor to present to you 16 candidates for the degree Bachelor of Science in Industrial Security Management, 35 candidates for the degree Bachelor of Science in Criminology, 8 candidates for the degree Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics. Dr. Michael E. Clores, Dean, Caramoat Campus. Mr. President, I have the honor to present to you 32 candidates for the degree Bachelor of Engineering Technology, Major in Mechanical Engineering Technology, Specialization Automotive Technology. 25 candidates for the degree Bachelor of Science in Hospitality Management, and one candidate for the degree Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. Engineer Emelina R. Padilla, Dean, College of Engineering and Technology. Mr. President, I have the honor to present to you one candidate for the degree Bachelor of Electrical Technology, two candidates for the degree Bachelor of Automotive Technology, 13 candidates for the degree Bachelor of Engineering Technology, Major in Mechanical Technology, Option Refrigeration and Air Conditioning Technology, 30 candidates for the degree Bachelor of Engineering Technology, Major in Mechanical Technology, Option Automotive Technology, 35 candidates for the degree Bachelor of Engineering Technology, Major in Electrical Engineering Technology, 15 candidates for the degree Bachelor of Science in Sanitary Engineering, and 26 candidates for the degree Bachelor of Science in Civil Engineering. Dr. Joan A. Monforte Bedes, Dean, College of Education. Mr. President, I have the honor to present to you 80 candidates for the degree Bachelor of Secondary Education and 20 candidates for the degree Bachelor of Elementary Education. Dr. Bernadette G. Bumba, Dean, School of Graduate Studies. Mr. President, I have the honor to present to you 3 candidates for the degree Master in Public Affairs, December 2022. 9 candidates for the degree Master of Arts in Education, December 2022. And 1 candidate for the degree Doctor of Philosophy, December 2022. Certification and Recommendation of Degrees and Titles by Dr. Georgie P. Miranya, University Registrar. John Paul Sakino Asag. Eddie Junior Enrique Atol. Harjay Ortua Avila. Bermal Bautista. Angeline Eliano Bedes. Jordan Tampus Melar. Julius Carianes Bo. John Arezzo Olviete Mugab. Giselle Paulite Casasis. Ellen J. Peña Florida da Cuba. Dieter Diálogo de la Paz. John Carl Delenio.
Gutierrez Eliza. Jean Kenneth Prado Gonzalez. Gabriel Anthony Punto Halios. Christian Daniel Paduelos Maniego. Juan Jen Verdejo Menia. Alarcón Juan Jorge. Camille Verdejo Moreno. Rod Vincent Sergio Otiamar. Jean Marshall Ampag. Patrick Navarro Ortua. Rustom Calceran Paterna. Marjorie Verdejo Palaypayo. Jamie Rosen. In the voice of Jesus.
Escudero. Sa lahat ng guro at academic personnel at mag-aaral ng Marquino State University, sa okasyon ng inyong 22nd commencement exercises, particular, lahat ng mga magsisipagtapos na piling siyempre, ang inyong mga magulang at mahal sa buhay. Karangalan kung makapiling kayo sa napakahalagang araw nito. Hayaan niyo simulan ko ang ating tanong-bagi sa paggamit ng katagali ko sa isa. Sa pinakaunang talata ng pinakahuling tulad na kanyang ginawa na may pamagat na may ultimo Diyos, sinabi niya sa wikang Kastila ang mga sumusunod na salita. Adios, Padre, de la región del sol querida. Pero del mar viviente, nuestro perdido Eden. Ginamit ko bilang panula ang kataga na sinulat ng Gato sa Rizal dahil sa huling linya ng unang talata ng kanyang tulang ni Ultimo Diyos na nuestro perdido Eden. Sa wikang Ingles, Paradise Lost, sa wikang sariling atin, Paradisong Pinabayaan. Bakit nga ba? May isang daang taon na ang nililipas mula ng sumulat niya, tila totoo pa rin ang mga kataga niya. Mayaman ang Pilipinas, masipag ang mga tao, ang likas na yaman ay hindi pwedeng tawaran. Subalit bakit lagana pa rin at lugmok pa rin sa kahirapan ang marami sa ating mga kababayan? Bakit tila paraisong pinabayaan ang ating bansa? Ang kasagutan para sa akin ay matatagpuan sa kapaligtaran ng sinulat ni Rizal. Sa kanyang tulang Alamagantut, Filipina, sinabi niya na ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan. Pero para sa akin, hindi na angkop, nababagay at napapanahon ang mga salita niyan. Hindi na lamang dapat nating ituring pag-asa ang kabataan Pilipino. Suriin natin pansamantala ang salitang pag-asa. Ang salitang pag-asa ay tumutukoy sa tao humuhugin pa lamang. Ang salitang pag-asa tumutukoy sa lugar na mararating pa lamang at panahon na darating pa lamang. Para sa akin, ang dapat na maging bagong prinsipyo, sigaw at pananindigan ng kabataan Pilipino ay ito. Ang kabataan ay hindi lamang pag-asa ng bayan. Ang kabataan dapat maasahan na ng bayan. Ngayon, dito at kayo mismo. Hindi nyo kailangan hindi na kayo magtapos, tumanda, magkatrabaho, yumaman, magkapamilya o magkaroon ng mahabang karanasan. Ngayon, dito at kayo mismo, pwede nang gumalaw at kumilos para sa ating inang bayan. Isang Marshall Martyr sa ngalan Tito Sarmiento, ang minsan nagtanong sa kanyang mga kanyang ng panahon ng Marshall Law. Ang sabi niya, kung hindi ako sino, kung hindi dito sa hindi ngayon kailan. Ang dapat na maging tugon ng kabataan Pilipino sa ngayon ay, kami ngayon at dito, gagalaw, kikilos, tutulong para sa pag-angat ng ating bansa. Kinaharap natin ang isang pandemya sa loob ng 2 taon. Marami tayong hamon na kinailangan malampasan sa nagdaang 2 taon na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Tama lamang na hinubog kayong lahat sa panahon ng pandemya, sa panahon ng mga hamon na mabibigat, upang mapagsanay kayong bumangon tuwing natatapa, upang mapagsanay kayong gumawa ng kabutihan at tulong sa ating kapwa sa kabila ng kalipitan at paghihirap dulot ng pandemya ito. Ang karanasan ito ay huling nangyari ng 100 taon na lumilipas. Marapat at dapat pagpulutan at kunan natin ang aral ang mga nagdaang 2 taon upang sa ngayon, kung kakaharapin mo natin muli ang mga hamon at pagsubok na ito, mas handa tayo at mas kaya natin. Sa mahigit 115 milyong Pilipino ngayon, kalahati ay nabibilang sa nakababatang generasyon sa edad na 18 taon gulang pababa. Kung hahayaan na lamang natin, ang nagkataong pinanganak sa atin ang una sa mundo na gumalaw, kumilos at magtrabaho para sa ating bansa. Ibig sabihin, mas kaukonting Pilipino ang gumagalaw para sa ating inang bayan. Subalit kung bawat Pilipino lamang sana padaman ang matanda, kung bawat Pilipino lamang sana nakapag-aral man o hindi, madali man o hindi, mayaman man o mahirap, babae man o lalaki, ay gagalaw at kikilos ng sabay-sabay, walang dahilan para hindi natin malampasan gaano man kabigat ang hamon at pagsubok na ipinapato sa atin ng tadhana ngayon o sa darating mang panahon. Hayaan niyo tapusin ko ang aking maikling mensahe sa pamamagitan ng pagbahagi na isang maikling dasal ng malaki na itulong sa akin mula nung ako ganit at tapos noong taong 1993 sa College of Law sa UP. Marahil kung alam mo yung dasal na to, sana pagpamanigin niyo ang ating pagsatang muli
Ang tawag dito ay prayer for peace of mind. The prayer goes something like this. Lord, grant me the serenity to accept with patience the things that I cannot change. Grant me the courage to change the things that I can. And most importantly, grant me the wisdom to know the difference. Sa pag-isip ko din bakit sinasabi ko ang maikling dasal niyan mula ko ako nagtapos noong taong 1993. Hinihiling ko sa Panginoon na bigyan sana ng kabayabaan sa pag-iisip na matanggap at tanggapin ang mga hindi ko kahit maguhin sa buhay nito. Kasabay niya, hinihingi ko sa kanya na sana bigyan ako ng lakas na baguhin ang kaya at dapat kong baguhin sa buhay nito. At higit sa lahat, hinihiling at humihiling ako ng pag-unawa na makita ang pagkakaiba ng dalawang yan. Noy, sa bawat hamon at pagsubok na aking kaharapin, magtagumpay man ako mabigo. Parati ako magbibigay ng lakas na muling tumayo at umamon para harapin ang iba pang darating na pagsubok sa aking buhay. Sa muli, binabati ko lahat ng ating mga nagsipagtapos at pinapasalamatan ko rin ang inyong mga guro at lahat ng administrative personnel sa kanilang nasipagan, sa kanilang pagtutok, at sa kanilang pag-asikaso hanggang marating ninyo ang inyong kinakalagyan ngayon sa inyong pagtatapos. Nais ko rin iparating ang taos-pusong pasasalamat sa inyong mga pamilya at mahal sa buhay na inakay kayo hanggang marating ninyo ang panahon ito. Saan man kayo matagpo at makalipas sa ilang buwan o taon, sa loob man o sa labas ng bansa, sana kailanman, hindi niyo makaligtan ang inyong lalabigan, hindi niyo makaligtan ang inyong bansa na siyang pinanggalingan ng anumang dunong, talento at galing na meron kayo ngayon at magkakaroon pa sa inaharap. Sa muli, tanggapin niyo aking pag-iisa at pagbati. Congratulations sa lahat ng ating graduates. Congratulations din sa lahat ng inyong mga teachers. Kaisa niyo po, kaugnay ng mga tagumpay na mararating ninyo